What's up mga budget meals? So sa video nito, tuturuan ko kayong mag-ayos ng laptop na ayaw mag-on. Tara! Okay, welcome sa Boy Budget Meals. So kung bago kayo sa channel ko, gumagawa ako ng mga tutorial ng pagre-repair ng mga gadget katulad nito. Minsan nagagawa rin ako ng mga review ng mga budget gadget. So kung ganong klaseng content ang mga gusto nyo, saktong-sakto yung channel ko. Okay, so maraming dahilan kung bakit hindi nag-on yung laptop. Ang goal natin ngayon, maturuan kayo ng basic para ma-troubleshoot at magawa yung laptop nyong ayaw mag-on. So, isa-isayin natin yung mga dahilan kung bakit hindi nag-on yung laptop. Number one, okay, so i-on mo kunwari ito, ayaw mag-on, tapos sinaksak mo ngayon yung charger, i-on mo, at biglang nag-on, isa sa mga dahilan kung bakit hindi nag-on yan, battery. Ngayon, kung sakaling, ito, ilaw naman pag tinignan mo. Ilaw yan. So, ito, drain lang yung battery nito. Ayan, nag-on, di ba? So, kung sakaling-sakali lang, binabad mo ng sobrang tagal sa charger, nakapatay, or hinahayaan mo dire-diretso. Tapos, tinanggal mo yung charger, in-on mo, ayaw mag-on. So, isa sa mga culprit natin, number one, battery. Ngayon, number two tayo. Kung sakali naman ang nangyayari ay alam mong okay yung battery, kunwari yung mga ito kasi built-in battery to eh. Pero may ibang mga laptop kasi yung ano natatanggal yung battery. Kung sakaling sure kang bago yung battery mo, gumagana, sinaksak mo, ayaw mag-on. Ang next na dahilan natin kung bakit hindi nag-on yung laptop natin, syempre yung charger mo. Itong charger, zoom natin konti. Yan. So itong charger madali na naman matesto. Ang gagawin mo lang naman dito, kung sakaling may iba kang laptop na same brand, saksak mo, gumana or hindi, yun, matcheck mo na. Kung sakaling wala kang extra laptop or wala kang mahihiraman, meron naman ibang option dyan. Ito, sureball to para malaman mo kung working yung charger mo. Kailangan mo ng multi-tester. Ang multi-tester na to, ang purpose nito, siguraduhin lang na may dumadaloy na kuryente dito sa charger mo, itong socket mo, jack mo, whatever you call it. So, ngayon, paano mo malalaman yan? Kailangan, syempre, hugutin mo yung charger, i-check mo yung specification. Kuhain natin, ha? Usually, sa mga charger, kapag tinignan mo, may mga sticker yan, may mga nakasulat, katulad nito, ilapit natin ng konti. Yan, may tamo, may nakalagay dito yung hanapin mo palaging may V, ibig sabihin yan yung voltage, 19 volts. Dapat, yung output nitong charger na to, 19 volts. Kapag nakasaksak na ngayon yung charger nyo sa outlet, kailangan lang naman kuhain mo kung may lumalabas na kuryente dito. So sa pagano, iset mo lang yung tester mo sa voltage tapos i-ano mo na kuhain mo na yung voltahe niya. So sa pagkuha, kailangan yung isang ano nito, dulo nito lagay mo sa loob. Isa naman sa gilid. So dapat ang voltahe niya kung ano yung nakalagay dun sa sticker or nakasulat. Sa case natin 19 volts yan. Ayun, may mali lang ako ano, hindi lang maganda yung dikit ko. So ito siguro. Yan. Dapat may 19 volts yan. Yan. Kita nyo naman. 19 volts. Ibig sabihin, gumagana yan. Kapag sakaling-sakaling naging 15 yan, naging 10 or 0, ibig sabihin, sira yung charger mo, palitan mo, bili ka ng bago. Okay? So, proceed tayo sa number 3. Kung sakali namang alam nyo okay yung battery nyo, alam nyo okay yung charger nyo, ayaw pa rin mag-on. Minsan, pag in-on mo yung laptop, ilaw lang yung ano, walang display ng logo sa harap, ilaw lang yung screen, tapos yung sa indicator ng battery or ng power, naka-on, umiilaw. Ibig sabihin lang yan, ang pwedeng maging dahilan kung bakit ayaw mag-on ng laptop mo ay yung RAM. So, yung RAM ay yung memory ng laptop mo. Babaklasin mo lang naman ngayon yon, tatanggalin mo, tapos linisin mo yung copper side ng RAM. Ito, dito sa issue ko naman ngayon, inano ko na, inon natin, kita mo naman, nagmilalabas yung logo, napunta tayo sa BIOS menu, sa boot, sa BIOS. Pwedeng, ano, ibig sabihin na to, working yung RAM, makikita mo naman dito, pag tinignan mo ngayon yung sa BIOS ko, ito, total memory, ayan, no? 4,000 MB. So, 4 gig RAM nito. Ibig sabihin, nag-register sa laptop na okay yung RAM ko. So, titignan natin ngayon yung ibang part. Pag tinignan mo ngayon dito sa storage, serial ATA port 0.
dapat, usually, pag tinignan mo to, dapat merong brand yan. Halimbawa, Toshiba, something, something, CJWD, Samsung, or Kingston, usually lalabas yan. So, dito sa ano natin, sa case nitong laptop na to, alam na kagad natin culprit kasi okay yung battery nito, okay yung charger, yung RAM nabasa. So, ano next option natin? Yung next option natin, yung dahilan, yung hard drive. Minsan, kung hindi hard drive, yung SSD, ganito itsura nun. So, hindi siya nag-register dito. Ibig sabihin lang nun, sira na, dead drive na tayo. Ayun lang yung culprit kung bakit ayaw mag-on ito. Ngayon, kung sakaling hindi kayo, ano, ito, kakasalita-salita ako, lumabas na lang yung BIOS. Kung hindi sakaling hindi kayo marunong mag-ano yan, hagutin natin muna ulit. Medyo hindi charge yung, na-charge yung battery. So, kung hindi kayo familiar sa pagpunta doon, usually sa lahat ng laptop, F2, escape or delete. Pagka-on mo ng ano, ng laptop, on mo, rat-ratin mo lang. Depende yan, usually, ano yan, F2, Acer, Asus, HP, F2 yan. Ito dito sa ano, Asus, F2 lang yan eh. Rat-ratin mo lang pagka-on. So, hintayin natin. Ayaw ah. Hintayin natin lang. So yun, ganun lang, makikita nyo dito yung memory, yung storage, yung CPU, tapos yung GPU, tapos yung fan mo kumikot. So makikita nyo naman. Okay, proceed tayo sa next. Ngayon, ang next, kung sakali naman na pag on nyo, tumunog, chinyin, tapos walang display, pero ano, minsan may ilaw, minsan wala. Simple lang, napaka-simple lang. LCD lang yan. Ay, yung LCD. Tama, LCD na to. So, para malaman mo kung working yung laptop mo, tapos basta tumutunog, alam mong buhay, kuha ka ng HDMI cable or VGA cable, depende sa laptop mo. Dito, sa anong to? VGA, meron din HDMI. Ito naman standard eh. Yung mga bago, may mga Type-C na lang. Kuhain nyo lang, sasak nyo sa monitor, pag gumana, LCD yan. Okay, kung na-try nyo na lahat yan, ayaw pa rin mag-on. So, sorry, ibig sabihin lang nun, sira na yung board nyo, either yung buong motherboard or minsan yung integrated graphics nyo or minsan yung CPU nyo kapag naka-solder, maraming factor, palitan mo na yung board. Pero yung usually yung presyo ng board, half ng resale value ng laptop. So, depende na lang sa'yo kung may sentimental value, bili ka. Kung ayaw mo, bumili ka na lang bagong laptop. Yun. So, yun lang. Kung nagustuhan nyo yung content ko, hit nyo yung like, subscribe kayo sa baba para makaano pa kayo ng mga iba't ibang content katulad nito sa future. Tapos, kung gusto nyo rin yung tunog ng mic ko, bago tong mic ko eh. So, gagawa rin naman ako ng review. So, abang lang kayo sa next upload ko. Okay, so muli, ito si Boy Budget Meal providing you with budget solutions to your gadget problems. Kita tayo sa susunod kong video. Bye-bye!